Hi guys and welcome back sa video ng ito. Pag-uusapan natin ang 10 bansa na may pinakamaraming isla. Pangilan kaya ang Pilipinas? Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng 2 o higit pang video kada linggo. Sa buong mundo ay may humigit kumulang 7.5 bilyong mga tao ang nabubuhay. At sa 7 bilyong ito, 700 milyong mga tao naman ang naninirahan sa mga isla. At syempre, kadalasang nasa malalayong ibayo ng kabiasnan ang mga islang ito. Sa mga islang ito, makakakita ka ng kakaiba o walang kawangis na tradisyon, kakaibang biodiversity at syempre, iba ang nakagisnan ng mga taong naninirahan dito. Kaya naman, ito ang tanong natin ngayon. Anong bansa ang may pinakamaraming isla? At ang lahat ng yan ay sabay-sabay nating sasagutin. Sisimulan natin sa pang-sampu, ang Greece. Ang Greece ay may humigit kumulang 1,600 hanggang 6,000 na mga isla, depende kung pagbabasihan ang mga sukat ng bawat isa. Sa bansang ito, ang pinakamalaking isla ay ang Crete na tinatawag. Kasunod naman ito, ang Euboea, Lesbos at Rhodes. Iba-iba ang lokasyon ng bawat isla na ito. Kumbaga, parang Pilipinas na may Luzon, Visayas at Mindanao. Base sa mga turista, ang may pinakamagandang beach sa maraming isla ng Greece ay ang Lonian. At base sa mga Greeks, ang makapunta sa isa sa mga islang ito ay once in a lifetime experience. Pangsiyam naman ay ang United Kingdom. Ang United Kingdom ay may 6,289 na mga isla. Ang United Kingdom ay isang bansa na nakahiwalay sa Europe at pinapagitnaan ito ng North Sea. Marami sa mga isla na ito ay makikita sa Scotland at ilan sa mga kilala dito ay ang Skye, Orkney at Fair Isle. Pangwalo naman ay ang Japan. Ang arkipelago ng Japan ay may sukat na 377,835 square meter. At base sa mga nakatala, ang Japan ay may 6,853 na mga isla at 430 dito ay sinasabing may mga tao nang naninirahan. Ang pangunahing mga isla dito ay ang mga sumusunod. Honshu, ang pinakamalaki kung saan din makikita ang Tokyo, Hokkaido at Shikoku. Bagamat ang marami sa mga islang ito ay natural na nahulma, may ilang mga isla sila na gawa ng tao. Lulan ng mga artipisyal na islang ito, syempre ang mga tao at iba't ibang mga endangered species na mga hayop. At alam niyo ba sa Japan, humigit kumulang 1,500 na mga lindol ang naitatala kada taon at halos 4/5 ng kabuuan ng Japan ay may masusukal na kagubatan at ito ay may halos 200 mga bulkan. At ang ating pang-7, ang Pilipinas. Base sa naunang report, ang Pilipinas ay mayroong 7,107 na mga isla. Pero kamakailan lang naglabas ng impormasyon ang NAMRIA o National Mapping and Resource Information at may naidagdag na 534 o higit pa na mga isla. Kilala ang ating bansa sa nagagandahang mga beach at crystal clear na mga tubig pero hindi may iwasan na mayroon pa rin mga ilog na napabayaan. Gayunpaman, sa tulong ng ating gobyerno ay unti-unti na itong naibabalik. Ang pinakamalaking isla sa Pilipinas ay ang Luzon at isa rin sa pinakamaraming tao ang naninirahan. Ang pinakamalaking lungsod naman sa Luzon ay ang Quezon City. Pang-6, ang Australia. Base sa tourism ng Australia, ang kanilang bansa ay mayroong higit sa 7,000 mga isla. Ang estimate nila dito ay naglalaro sa 8,222 na mga isla. Ang may pinakamaraming isla sa kanilang bansa ay ang Western Australia na may 3,747 na mga isla. At ang kasunod naman ito ay ang Queensland na mayroon namang 1,995. Ang Australia ay tahanan ng napakaraming wildlife, kabilang na dito ang sikat na mga kangaroo at duck-billed platypus. Pang-5 ay ang Indonesia. Alam nyo, halos ang lahat ng lupa sa Indonesia ay ang tinatawag na volcanic islands. Ibig sabihin, nabuo ito dahil sa volcanic activity. Base sa CIA World Factbook, humigit kumulang 17,508 na mga isla ang nasa bansa na ito at ang Indonesia ay pang-15 sa pinakamalaking bansa sa buong mundo. Ilan sa mga malalaking isla sa Indonesia ay ang Malacco at Sunda Groups of Island. Sa Sunda, nakatindig ang kanilang kapitolyo, ang Jakarta.
Kilala ang mga isla ng Indonesia dahil sa kakaibang mga beach, bulkan, sinaunang mga gamit, limestone at marami ring mga wildlife ang makikita rito. Ang Indonesia at ang kanilang kultura ay isa sa mga top tourist spot sa buong mundo. Pang-apat, Canada. Base sa Statistics Canada, ang Canada ay may 52,455 na mga isla sa nasasakupang lugar. Ang pinakamalaki dito ay ang Baffin Island at humigit kumulang 30,000 na mga isla ay matatagpuan sa Georgian Bay na sinasabing pinakamalaking kumpul ng isla sa buong mundo. At dito rin makikita ang Manitoulin, ang sinasabing may pinakamalaking tubig tabang o fresh water na makukuha sa buong mundo. Pangatlo, ang Norway. Ang Norway ay may 55,000 na mga isla. Ang square kilometer naman ng bansang ito ay 324,220. At ang pinakamalaking isla na matatagpuan sa Norway ay ang Spitsbergen o Spitsberg. Pero ang bilang na yan ay manliliit kung ikukumpara natin sa ating top 2, ang Finland. Ang Finland ay may 188,000 na mga isla. Sa bansang ito, hindi ka mauubusan ng pwedeng puntahan. Bawat isla ay may iba-ibang mga bagay na hindi mo makikita sa kalapit na mga isla. Mula sa pagsakay ng mga kabayo, pangingisda, pag-akyat ng mga bundok, kaliwat ka ng mga lawa, you name it, they have it here. At ang pinakamaraming isla sa buong mundo ay wala ng iba kung hindi ang Sweden, kung saan matatagpuan din ang isa sa pinakapaborito kong YouTuber. Wala ng iba kung hindi si PewDiePie. Ang Sweden ay may humigit kumulang 221,800 na mga isla at marami dito ay hindi pa natitirhan ng mga tao. Dahil sa numerong ito, ang Sweden sa ngayon ay ang may hawak ng titulong pinakamaraming isla sa buong mundo. Mantakin nyo, sa loob lamang ng kanilang kapitolyo, ang Stockholm, matatagpuan ng halos 50 naglalakihang mga tulay. Makikita rin dito ang sinaunang bayan ng Gamlastan, iba't ibang mga museo at mga palasyo. Ang isla ng Åland naman ay mayroong pinakapinangangalaga ang mga beach, kastilyo at iba't ibang mga establishmento na naitayo 5,000 taon na ang nakalipas. At dyan matatapos ang ating countdown sa 10 pinakamaraming isla sa buong mundo. Pero hindi pa tapos ang ating video. Ito ang video pagkatapos ng video. Sa parting ito magbabasa tayo ng ilang mga komento galing sa nakaraan nating video. Ang una nating komento ay manggagaling kay Mar Toyo at sinabi niyang, pa-shoutout po sa asawa ko na si May May. God bless. Hi May May, shoutout sa iyo. Pinapa-shoutout ka ng asawa mo na si Mark Toyo. Stay strong kaibigan ha, at laging tandaan, ang babae ay minamahal at hindi sinasaktan. Ingat po kayong dalawa. Ang pangalawa naman ay manggagaling kay Robin Calixto at sinabi niyang, Idol, ever dream this man topic mo po, next vid. Kaibigan, magandang paksa po yan. Pero kung hindi po ako nagkakamali ay naipaksa na rin ng kaibigan ko na si Claro the Third yan. At bilang respeto sa kapwa ko, content creator, ay bigyan muna natin siguro ng 2 linggo o 1 buwan ng kanyang video para naman hindi magkasagian ng paksa ang aming mga channel at pati na rin siguro ang mga manonood para din maiwasan ang mga issue. Maraming salamat kaibigan at lagi kang mag-iingat. Ang pangatlo naman ay manggagaling kay John Kent Anuta na sinabing, natatawa ako sa iyo idol nung sinabi mo na ikaw na lang yung baboy na binuhat nung babaeng sexy. Hahaha, nice idol Kaalaman. Sana next time yung kwento naman ng Bermuda Triangle. Salamat idol. Maraming salamat din kaibigan sa iyong panonood. Oo nga ay nagkamali ako ng banggit pero ang hindi natin makakaila ay sobrang ganda ng babae. I mean este ng isla. Kaya ayun, shoutout sa iyo kaibigan at lagi kang mag-iingat. Ang pang-apat naman nating komento ay manggagaling kay Renzon Payumo na sinabing, Mr. K, pa-request naman po, pakisabi naman ang mga linyang, Dear Papa Dudut. Itago nyo na lamang ako sa pangalang. Ayan kaibigan, nabanggit ko na at salamat sa iyong panonood at sa komento mo dito sa munting channel natin. Lagi kang mag-iingat at shoutout sa iyo. At ang ating huling komento naman ay manggagaling kay Mr. Poke na sinabing, Boss Kaalaman, sana matapik nyo. Ocean that meets but does not mix. More power, lagi akong nanonood pero hindi lang ako pala comment. Salamat kaibigan sa suportang ibinibigay mo sa munting channel natin. Lagi kang mag-iingat kaibigan at sana hindi ka magsawang sumuporta sa munting channel natin. Shoutout sa iyo kaibigang Poke
At dyan matatapos ang ating video. At kung ikaw ay nabitin sa video natin ngayon, marami pa tayong video ang gaya nito. Tulad na lang ng ating video sa bandang kaliwa kung saan pinag-usapan natin ang 10 tourist destination na sinira ng tao. At sa bandang kanan naman, tinalakay natin ang Wakanda ng Pilipinas, ang Biringan City. At maraming maraming salamat sa suporta. And as always guys, thank you so much for watching. Goodbye.